So, ay mga loves, magandang hapon. Hapon na, right? So, magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta naman kayo? So, as of now, hindi mo na siguro ako magbabasa ng tarot. Kumbaga, magbibigay ako sa inyo ng ng isang remedy, eka nga, para sa pantabuhay ng malas sa ating bahay. Update ko, my love, sa pinatubo. Actually, wala pa eh. Paantay na lang sa katapusan. Ayun. So, hello mga loves. Ito ulit si Mamo. Ang inyong witch guide. Eto nga. So, turuan ko lang kayo gumawa ng chillmon. Ulitin ko uli. Ang chillmon ay 2, 4, 6, 7. Ang chillmon ay ating pang-alay sa reyna ng kabalasan o kaya sa reyna ng problema. So, ako malabas, marami akong chill. Gagawa ako ng dalawa. Sabi ko sa taas at sa baba ng bahay namin. So, kayo rin loves rin ito dahil fruben to. Pag sinabit nyo to sa loob ng bahay nyo, mawawala ang pagiging malas or pagiging magiging at peace. Papapasok ang swerte. Pantanggal kasi to ng blockage sa loob ng bahay. So, pag feeling nyo minamalas kayo, pwede nyo itong gamitin. Isabit nyo lang to sa harapan ng pintuan nyo, yung front door kung saan dumadaan at lumalabas ang may-ari ng bahay. So, ang kailangan natin loves dito ay 7 sealing green, 1 lemon, and then yung pambutas natin. Pagkatapos mga loves, kailangan din natin dito ay nakalimutan ko yung cord ko. Dang! Pagawa nga ako ng cord kay Tito Kel, 3. So, ayun. So, dahil mahal ang, mahal ang sili yata. I think mahal pa rin ang sili. Pwede naman, loves, 3 lemon ang pagpapatong-patungin nyo. So, anong araw ngayon? Thursday? Thursday ngayon, so nakikita nyo yung lemon fresh siya. So, bukas, o sa mga susunod na araw, magdi-day 1, day 2 tayo ng lemon. Usually kasi ang lemon, medyo matagal ang buhay niya, di ba? So, pag ito yung ginawa niyong pang-alay, makikita niyo yung difference dun sa talagang ang lemon ay nilagay mo lang sa isang lalagyanan. Mga loves, gawin niyo to ngayon kasi maraming lumalapit sa akin and maraming akong nababasa na maraming nangangailangan ng tulong financial. So, ito my loves, pwede niyo tong ialay. Or pwede nyo itong gawin para sa pantaboy nga ng malas. So, hindi lang tayo all about lagi sa pampaswerte. Siyempre, kahit na pinapasok ka ng swerte, madalas may loves, may kaakibat din yan. Pagawa akong tali. Tali yan? Tatlo. Kahit black na lang. Black. So, tawag dito, kahit na maraming swerte ang pumapasok sa atin, mga loves,
andyan pa din ang problema or ang kamalasan. Although hindi ako naniniwala kasi sa kamalasan, para sa akin, pag marami ka kasing problema, nagiging negatibo ka. So, ang nangyayari nun is, nakaka-attract ka ng negative energy. Which is kasi, pag ganun, understood na yun sa ating mga Pilipino, is malas na yun. Pero hindi. Kumbaga parang, yun nga, dahil down ka, nakaka-attract ka ng negative energy. Kaya parang, imbis na maging okay ang lahat, hindi siya nagiging okay, di ba? Nagkakaroon ng maraming problema palalo. So, ito my loves, proven na to na kung pwede kayong magsabit nito, pag siya ay nabulok, oh, pwede niyo siya uling palitan mga loves, wala namang problema. Ano lang? Red na lang. O sige, yun na lang. So, any color ng cord is okay lang. So, habang hinihintayin natin, habang hinihintay natin ang cord, bubutasin ko na to. So, in loves, butasin niyo lang siya. Ang ganda niya. So, butas na siya. So, ganun lang. Kahit naman hindi pantay yung pagkakabutas, basta ito, di ba, ayan. Sa gitna. So, isalaksak nyo na lang to. Ingat kayo, ha. Ingatan nyo yung kamay nyo. Kasi baka matusok nyo. So, ayan. So, ayun. So, after nung mga loves, yung pitong sili naman. Butasin nyo din siya sa gitna. So, ayun siya, my loves. Ayun, butas na siya. So, isa... dalawa, tatlo, apat. Lima. So, pito siya. Liter na to. So, butasin ko uli yung pito kasi dalawang set yung gagawin ko. So, ako pag ako gumagawa labs nito, meron kasi akong nilalagay na sealed sa ilalim. Which is yun yung isang pang-alay ko din. Yung seal na yun. Yung seal. Pero para hindi na kayo ma-confuse at hindi nyo na ako hanapan ng seal, ganito, pwede na to. Dalawa yan. Tatlo ka? Ay, oo, tatlo. So, ayun lang, loves. Babutasin nyo lang siya. So, ayun, loves. So, butas na siya. Ulitin ko, pitong sili. Sili. Isang lemon. And, yeah, any kind of tali. So, kahit anong tali, may loves, pwede nyo gamitin. Green, red, black, white, any color, walang problema. So, ang first na ilalagay natin ay yung sili. Ang first na ilalagay natin is yung chilmon.
So, dapat loves yung talim, bubuhulan niya sa dulo, ha? So, katulad niyan, binuhulan niya sa dulo. Actually, hindi ako ganun kagaling pagdating sa shootan. Hindi ko ngayon siya ma-shoot. So, ayan mga loves. So, ganyan siya. So, ayan na, nakita nyo ha. Ito. And then, ilalagay na natin ang sili. So, 1, 2, ayan yung masuot. 6. Kuha ko dito. And 7. So, ito lang mga loves. Ganyan lang siya kasimple. 7 chilmon. 7 sili. Tapos isang lemon. So, ang tawag ko kasi dito is chilmon. Ito my loves ay pang-alay para sa mga kamalasan or sa reyna ng kamalasan or sa prinsesa ng kamalasan. Ito ay isasabit nyo sa may front door nyo. Ngayon, kung kayo naman ay nahihiyang magsabit ng ganito sa front door nyo, pwede nyo siyang isabit kahit dun sa may terrace lang kung meron kayo dun tawag dito yung pako o kung ano ang pwedeng pagsabitan, sabit nyo siya dun. Pero ngayon, kung ako naman sa inyo, pwede nyo din siyang isabit mga love sa may gate. Okay? Para at least hindi na siya pumasok doon or pagpasok niya, is pwede mo siya isabit na ganun. So, para malaman niya na ito ay alay niya. So, ang gagawin niya lang dito mga loves is habang isinasabit niyo, through isip, sabihin niyo lang na ito ay munting alay ko sa inyo or munting alay ko sa iyo na why hindi ka na pumasok sa aming tahanan. Sana tanggapin mo ang alay na ito. So, ito mga loves, try nyo to. Proven to. Pinagawa ko na to last year. And talaga naman, ano siya, napaka-effective niya. Sobra. Ako may patutuwa ako dito na sobrang pagiging effective niya talaga. So, makikita nyo yan. Kunyari, nagsabit kayo ngayon. Bukas, pag nakita nyo na parang natuyo na siya and nanilaw na yung sili and parang natuyo na yung lemon. So, meaning, my loves, ito ay sinipsip or ito ay tinanggap ng ating pinag-aalayan ngayon. So, gusto ko lang din kasing malaman nyo na ang goddess of ganyang problema or kamalasan ay mas gusto nila yung ganito, maanghang and maasin na alay. So, uulitin ko, hindi lang kailangan sa mga gods and goddesses ng mga lucky gods and goddesses tayo nag-aalay. Syempre, kailangan din natin alayan ang goddess of ng problema para mas tuloy-tuloy na maging okay yung ating pamumuhay. So, ito loves, hindi ito isang klase ng feng shui. Kung hindi ito ay isang klase ng witchcraft na makakatulong sa inyo. So, uulitin ko, si Mamo po ay hindi isang feng shui expert. So, ako po ay isang witchcraft expert o masasabi ko na ito yung field ko talaga. Kasi maraming or baka maraming gustong or maraming nag-aakala na nakalinya ako sa feng shui. Hindi po ako nakalinya sa feng shui. Ako po ay nakalinya sa witchcraft. So,
yung mga tinuturo ko sa inyo is mga remedies na makakatulong sa inyo, alam ko na through nature and through mga herbs magiging na po pwede nyong magamit, hindi nyo na kayo kailangan mag-spend ng maraming pera. So ganyan lang siya kasimple, mga loves. Yan. So ito, tumatagal to ng tumatagal siya, depende I think. Kasi ako nung nagsabit ako nito, tumagal lang siya ng 24 hours tapos nag-change na siya ng color. Nag-iba na siya. So ginawa ko, gumawa uli ako. Tapos ngayon, kaya ako pinakita to sa inyo kahit kasi gumagawa ako. Kaya ako pinakita to ngayon sa inyo kasi nasira na yung ganito ko. Yung dito din sa room ko nasira na, ayun siya. So gumawa ako. Kahit anong araw, pwede nyo itong gawin. Wala namang problema. Wala itong pinipiling araw, mga loves. Basta as long as positive kayo. So, magagawa nyo to. So, ayan. Meron akong dalawang chilmon. Ayan. Ngayon, gagawa pa sana ako ng pangatlo. Kaya lang, hindi na kabig yung aking sili. So, ang gagawin ko na lang, kung namamahalan kayo sa sili ngayon, dahil actually mahal naman talaga ang sili ngayon, pwede din kayo, mga loves, mag-alay ng tatlong lemon. So, itong tatlong lemon na to, pwede nyo din itong gawing pang-alay. Itong yellow lemon. So, ganun lang din, mga loves, siya ay bubutasin natin sa gitna. Para dito natin padadaanin yung tali. Ay, so, dyan natin padadaanin yung tali. Sa gitna. So, ayun. So, ganun. Dahan-dahan kayo pag binutas nyo, ha? Kasi baka mag-split, masiksik nyo yung inyong mga kamay. So, dahan-dahan, mga loves. So, ano nga ba ang benefits nito? Uulitin ko uli. Ang benefits nito, mga loves, ay ito ay pang-alay natin sa diyosa ng problema or kamalasan. So, ang benefits nito, nakakapagtanggal siya ng blockage o ng problema sa bahay, lalo na kung ang bahay nyo is parang, alam mo yun, masyadong gloomy or parang sunod-sunod yung may sakit, ganyan. Or sunod-sunod yung namamatay, ganun. Ito, mga loves, kung sunod-sunod ang namamatay sa family nyo, gumawa kayo ng ganito. And then isabit nyo mula sa gate nyo, sa pintuan, tapos punta kayo sa, kung meron kayong pintuan sa may likod, sa may likodan, sa may gawing kusina, doon. Maglagay kayo nito. Kung madalas merong may sakit sa inyo, maglagay din kayo nito. So, ano ba yun? Sorry, puro tatak pala yung kamay ko. So, kung madalas na parang aburido ang mga tao sa inyo, like mainitin ang ulo, wala namang reason, maglagay kayo nito. So kung problema nyo ang pera or madaming kayong bills na dapat bayaran, magsabit din kayo nito. Kung kayo ay dumadaan sa depression and parang feeling nyo gusto nyo nang magpakamatay, magsabit din kayo, mga loves, ng ganito. Kasi ito ay makakatulong sa inyo. Although, hindi siya pampaswerte kung hindi pang-alay natin siya sa mga or sa negative energy na nakapaikot sa atin. Malaki ang magiging tulong nito, and then afterwards, kunyari, nasipsip niya na lahat, makita niyo magiging positive ang paligid niyo. Maniwala kayo sa akin. Sabi ko nga, proven and tested na yung chilmon ko. So, ito naman, 3 lemon. Actually, mura ngayon ng lemon. 4.50 pesos. Gusto ko magbenta nito, kaya lang ang problema ko kasi, pagdating sa may client, syempre marami na siyang maa-absorb na enerhiya. So, pagdating sa inyo, lanta na siya. Diba? So, ito naman pangalawang gagawin ko. Sabi ko nga, kung kayo ay walang mabiling siling kulay green dahil mahal, pwede yung tatlong lemon.
So, ito tatanggapin din nila as ally. So, ganun din. Ganun lang naman din yung procedure, mga loves. Lalagay lang natin yung or tutuhugin lang natin ng tatlo. Tuhugin lang natin siya. Yan. Shuran. And then the next, ito. Alam nyo, ito, ina-advise ko din to sa mga taong masyadong negatibo. Kasi sa mundo ngayon or sa panahon natin ngayon, maraming negative na tao. So, bagay ito sa inyo, mga loves. Makakatulong to sa inyo para matanggal yung pagiging negatibo sa katawan nyo. Ayun, ayaw niyang pumasok. Ayan. So, sa mga taga Pampanga, turuan ko kayo ha. Kasi alam ko nag-worried kayo ngayon dahil ang Mount Pinatubo or ang sunod-sunod na paglindol sa inyo ay parang ibinabase nyo sa pagising ng Mount Pinatubo. So mga loves, pwede kayong mag-alay din ng ganito. Actually, ako pupunta ako ng Pampanga. Pupunta po ako ng Pampanga, kundi po this week sa mga susunod na linggo. Para po mag-alay sa mga pinatubo. Ayan. So, ayan. Ayan po ang kinulabasan niyan. Tatlong lemon na possible po or po pwede po natin ipang-alay sa diyosa ng problema or kamalasan. Ayan mga ay. So, buhol nyo lang siya mga loves para merong pwedeng sabitan, ganun. So, ayan mga loves ko. So, ang tawag ko dito is trimon kasi tatlong lemon siya. Pero ito, ang tawag ko dito is chilmon kasi chili and lemon siya. So, ito na mga loves ang finished product natin. Handa ko na siyang isabit mamaya. And hope gayahin niyo siya. Hindi ko siya ginamitan kung hindi pinatigas lang or ilalighter niyo lang yung pinakadulo ng cord. Pero mga loves, kahit hindi niyo naman siya ilighter, basta meron kayong pantusok, matutusok naman siya. Kahit anong kulay ng tali, walang problema. Pwede naman. Yeah, consider, hindi siya consider as ritual, kundi consider siya as offer. Offering siya para sa negative energy na umiikot sa loob ng bahay natin. So, again, hindi siya consider as ritual, consider siya as offering. Okay? So, eto na mga loves, ang chillmon ko. Sana gawin nyo, kasi ito ay simpleng remedies dahil hindi ko naman kayo, my loves, makakausap lahat or maaasikaso dahil napakarami nyo nagbi-message sa akin. So, ito mga loves, uulitin ko, makakatulong to sa inyo. Ngayon, kung ang tanong nyo is ganito, mamo pa paano pag wala kaming lemon? Kahit mga loves, dalanghita, same procedure din. Okay. Dalanghita and sili. So, pitong sili pa rin and isang dalanghita sa ilalim. Okay. Ang pag-alis nito mga loves ay depende. Pag natuyo na siya, syempre tatanggalin nyo na siya. Pero lagi nyo siyang i-check.
Kasi dapat ang lemon hindi ito natutuyo agad-agad, 'di ba? Kasi matagal ang buhay nito eh kung tutuusin. And once na nakita niyo na siyang nagdilaw, tapos ito ay medyo nag-itim-itim na, so meaning tinanggap niya na ang offer niyo. Okay? So, ang pagtapon nito, itatapon niyo na siya ng buo, ng malayong-malayo sa inyo. Ngayon, kung sakali na kayo naman ay tawag dito, walang malayong lugar o walang tubig, ganyan, pwede niyo siya, loves, ilagay sa isang plastic, tapos lagyan niyo siya ng asin. Hindi po pwede ang kalamansi. Dalanghita lang. Actually, hindi pa nga dapat dalanghita talaga kasi ito lang talaga ang ginagamit doon. Pero dahil nga kung walang available na lemon sa bahay sa lugar nyo, pwede na may loves yung ano, yung dalanghita or danandan. Miss Chris and Ruby, kung naumpisahan mo yung live ko, uulitin ko. Pag natuyo, ibig sabihin, tinanggap nila and hindi sila makakapasok sa bahay mo. Okay? Hindi tawag dito. Palagi mo ba ituturo ko to kung alam ko na ikakapahamak ng mga tao ang ginagawa ko? Siyempre, 'di ba, common sense naman. Kaya ako nga laging sinasabi na ang pag-aalay ng chilmon ay para sa negatibong enerhiya. So that pag natuyo na siya, aalis na siya sa loob ng bahay niyo o kaya ito ay tawag dito. Baba-block niya eh kaya nga hindi na siya tutuloy dahil inalayan niyo na siya. Kaya nga pag ito ay natuyo, pwede kayo uling gumawa so that hindi siya makapasok sa loob ng bahay niyo. So, pag natuyo siya, pwede nyo siyang itapon na. Ngayon, kung wala kayong magpapagtapunan, ilagay nyo siya sa isang plastic, lagyan nyo siya ng asin, tapos gumawa uli kayo. Wala naman loves problema. Sinasabi to sa front door o kaya sa may gate. So, ayun mga loves, gawin nyo yan. Wala naman, ano yan eh, wala naman specific na araw, walang specific na oras ang paggawa ng chilmon. Anytime na feeling nyo parang down kayo or anytime na feeling nyo parang may kasama kayo sa bahay or anytime na feeling nyo na parang may tawag dito, may something sa loob ng bahay nyo. So, pwede nyo gawin yon. Walang side effect yon mga loves. Kung hindi, sabi ko nga, uulitin ko uli, ang nagagawa niya sa buhay ng tao ay nasasanggan niya ang pagpasok ng negatibong energy o ng kamalasan o ng problema sa loob ng bahay. And at the same time, kung ang problema ay nasa loob na mismo ng pamamahay niyo, pwede niyang ma-attract yon palabas. Kaya nga siya ay inilalagay sa front door o kaya sa may gate sa labas. Para pag naamoy niya, di ba, lalabas siya ng pinto. So that dun lang siya, mabablockage and then aalis na siya. So, ayun mga loves, para maintindihan nyo. So, wala akong live reading ngayon. I think bukas na lang. Dahil marami po akong ginagawa. Ginagawa ko na po kasi ang Lucky Lotto numbers ng mga resellers ko. So, kung gusto niyo mong makakuha ng mga ganitong number na lucky na pwede niyo alagaan sa loto, pwede po kayong bumili ng mga items sa aking mga reseller. Tapos, makikita niyo 'to na legit kasi meron po siyang tatak and meron siyang pirma ko, then the lucky numbers. So, ayun po. Hindi ko siya binibenta. Pwede po kayong bumili ng items. So, items, mini, pwede po kayong bumili ng mga ganito, ng mga gayuma, ganyan, ng mga pampaswerte. So, para makakuha po kayo ng lucky numbers sa ating mga legit po na resellers. Ayun mga loves, so sana gawin nyo yon and alam ko makakatulong sa inyo yon. Lalo na ngayon na parang medyo hindi maganda
ang ako ha, sa tingin ko ha, sa dami kasi na nag-chat or nag-text sa akin na tao, parang feeling ko parang ang dami-dami nilang problema sa buhay nila. And lahat parang puro pera. So, ayun mga loves. Ayun. Gawin nyo ha, gawin nyo. And then bukas loves, magla-live uli ako. And then, kuha ko ng isang or 10 model sa inyo para sa aking gayuma. So, ilalive ko kung paano siya gawin. And then, after that, i-upload ko siya sa aking YT channel. So, ayun mga loves, pa-subscribe sa aking YouTube channel. And then, pa-email o kaya pa-email sa aking email address or pa-add sa Telegram ng inyong pangalan and birthday. After nyo mag-subscribe po sa channel ko, bibigyan ko po kayo ng free lucky 3 reading. Okay mga love, so hanggang dito na lang and mayamang buhay sa ating lahat and ingat kayo lagi. Bye!